Nakamamangha ang matataas at malalagong punong tulad nito na bibihira na lang ngayong matagpuan sa Metro Manila. Kaya nakaaalarma rin daw na markado na ito. Ang tree number 122 sa Lawton Avenue sa Taguig, tinaninga na dahil isa ito sa mga punong masasagasaan ng road widening project ng DPWH at BCDA. Ang ibang punong kahilera nito, nauna ng pinutol at ngayon nakahambalang na sa gilid ng daan. Humigit-kumulang 500 puno ang puputulin ng DPWH para sa road widening project nila dito sa Lawton Avenue sa Taguig. Pero ang pangako nila, ang bawat isang punong puputulin, papalitan ng 100 o higit pa. Bala kasi ng DPWH na dagdagan ang 2 lane ng Lawton Avenue dahil dito madadivert ang mga sasakyang gagamit ng NAIA Expressway Extension at Bonifacio Global City Ortigas Center Link kapag natapos na. Yung Lawton Road widening is part of a traffic decongestion master plan. We really had to widen the area kasi kung hindi, magkakaroon po tayo ng bottleneck. Pagtitiyak ng DPWH, hindi naman sila nagpapabaya sa kapaligiran. We're doing a lot of mitigating measures. Yung iba pong puno, inilipat lang po natin. So we have around 254 trees na linipat natin sa libingan ng mga bayani. Katunayan, may basbas ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagputol nila ng mga puno. Ina-analyze natin yung development purpose at saka environmental consideration. Ngayon, minsan ang ginagawa natin, for example, itong road. Kita naman natin sobra pia, like ngayon, sobrang traffic sa dami ng vehicles natin. Kahit na may mga puno doon, hindi na rin na-absorb yung talagang air pollution dyan eh. Sa patakaran ng DNR, ang mga punong di lalagpas sa 15 centimeters ang lapad, kailangan ilipat sa ibang lugar sa pamamagitan ng earthballing. Ang mas malalaki at mas matatandang puno, kailangan putulin dahil masyado ng makapal at malapad ang mga ugat nito. Ang pagputol ng puno at road widening will not solve yung traffic problem sa Manila. Unang-una sa lahat, ang road widening, ano siya, nagiging isang nakikitang solusyon siya most of the time. Pero ang long-term impact nito ay it will cause more traffic because it encourages more use of private transport. So we need to retain the trees. Hindi rin maikakaila ang naibabahagi ng mga puno laban sa mga bantang kaakibat ng climate change, gaya ng mga malawakang pagbaha at mga pagguho. Kabilang dito ang tulong ng mga ugat ng puno sa lupa para sipsipin ng tubig-ulan, pati na ang pagpigil ng mga ito sa pagguho ng lupa na maaaring magdulot ng makapaminsalang flash floods. PR Kanghel, GMA News.